Actually, no, kami ho ng mga nag-invite sa inyo ay meron na kaming pinagkakabala na unang-una. Napakaganda ho na ito sa kalusugan natin. Pangalawa, sa kalusugan ng bulsa natin. No? So ano man ang maingaan nyo kayo doon sa ipapaliwanag ko, kausapin nyo na lang po yung nag-invite sa inyo maliwanag. At ulitin ko ha, wala po itong commitment. Pag nagustuhan nyo, pagtulungan natin. Pag di nyo nagustuhan, wag na wag nyo po siyang gagawin maliwanag. At linawin ko ha, lalo sa mga bago ha, hindi po kayo in-invite para bentahan. Hindi ho namin kayo bebentahan. Maliwanag ho ba? Pangalawa, hindi po kayo in-invite para gawin taga-benta. Maliwanag po. Yung iba kasi no, lalo lalaki, kapag nakakita ng produkto, may whiteboard, may mga nagpapaliwanag, takot na takot sila eh. Ang pananaw nila, pag may produkto, bebentahan sila. Alam nyo ho ba, na yun din ang iniisip ko 10 years ago, pag may produkto, bebentahan ako. So hindi ho ganun ha. So hindi ho kami direct selling maliwanag. Kasi kung ako bebentahan, wala po akong pambili. Pangalawa, iniisip ng karamihan, pag may produkto, gagawin taga-benta. Eh nako, lalo ho ako, hindi ho ako marunong mag-alok-alok, so hindi ho kami benta-benta. Maliwanag ho ba? Ulitin ko ha, hindi ka in-invite para bentahan, hindi ka rin in-invite para gawin taga-benta. Maliwanag? At tandaan nyo ha, mas mahal lalo kapag nasa hospital. Ano ba naman yung palitan mo na lang yung iniinom mo ng Jinga Juice? At ang maganda, may negosyo pa. O eto yung negosyo. Alam nyo kung bakit maraming yumayaman sa Jinga Juice? O eto yung sagot. Alam nyo ho ba, na kapag kayo po nainganyo sa negosyo namin, alam nyo ho ba sa Jinga Juice, pwede ho kayong kumita dito ng 15,000 sa loob ng isang araw? Pakisagot sir, okay na ba sa'yo ang 15,000 isang araw? Okay na ba yan sir? Parang masama pa loob mo sir ha. Pwede na yan, di ba? At alam nyo ho ba na sa Jinga Juice, pwede kayong kumita ng 75,000 isang linggot? O kaya naman pwede kayong kumita ng 300,000 kada buwan. Sabi nila, paano namin kikitain yan sa Jinga Juice? Magbebenta-benta ba kami? Naku, hindi po ha. Mahirap mag-alok-alok. O pakisagot to ha. Para kumita ng 300,000 kada buwan, pakisagot lang po. Ilang boxes ng Jinga Juice ibebenta nyo? Sige po, pakisagot. Ikamamatay ho natin. Tama? At pakisagot, para kumita ng 300,000 kada buwan, ilang milyon ang benta natin? At kaya nyo ba magbenta ng milyon buwan-buwan ito product para magkaroon ng ganyang kalaking komisyon? So hindi kami benta-benta. Benta ka milyon-milyon, duduguin ka niyan. At isipin nyo ha, kung tayo ay nagbebenta-benta, isipin nyo ha, sa dami nating andito ngayon sa kwarto, isipin nyo, lahat tayo ay nag-aalok-alok sa labas. At isipin nyo, lahat tayo ay nagpang-abot sa isang bahay. Baka nagsaksakan lahat tayo doon. Tapos, isang box lang pala ibebenta mo. So, hindi kami direct selling. Maliwanag ho ba? At tandaan nyo to ha. Ang McDo, ang Jollibee, ang Shell, ang Petron, ang Caltex, hirap na hirap kumita ng 300,000 kada buwan kahit mag-imbestiga po kayo. Tandaan nyo to ha. Hindi sa Jollibee ang manok, spaghetti, french fries, soft drinks, kuryente, tubig, tao, pasweldo, renta. Ang tawag dyan overhead. Subukan nyo po magbiyahe ng taxi. Hindi lahat ng kita inyo ha. Tama? Nagbaboundary ka, bawas yan. Nagagasolina ka, bawas yan. Kung ano maiwan niya ng iyo, o ganun din po ang Jollibee. At eto, masakit. Ang Jollibee, 30 to 35 million ang puhunan. Lagi pa nasa TV yan. Sikat mga endorser nila. Ang masakit, hirap na hirap silang kumita ng 300 a month. Sa amin, daming kumikita ng ganyan. Tama? Ang dami nang yumaman dito sa Jinga Juice. Kaya lang sabi nila, paano kami kikita ng ganyang kalalaki? Hindi naman pala kami magbebenta-benta. O eto yung sagot ha, para kumita ka guys sa karamihan ng sagot, magdi-dealer lang ho kayo para maintindihan, sasali lang po kayo. Bakit? Tandaan nyo ha, hindi po kayo kikita kapag hindi po kayo kasali. Linawin ko ha, hindi po kayo kikita kapag hindi po kayo kasali. Para lang kaming loto. Hindi naman kayo mananalo sa loto pag hindi po kayo tumataya. Tama po ba? O tito, para kumita, sasali ka lang. Sabi nila, paano kami makasali? O eto yung sagot. Para makasali at kumita kagaya ng karamihan, ang gagawin lang po ng bawat isa, gagamit lang po kayo ng 16 boxes ng Jinga Juice, automatic kasali ka na. Para maintindihan po ninyo, para makasali, bibili-bili ka lang. Oh. Kakabili mo, umabot ng 16 boxes, di-dealer ka, pwede ka nang umaman. Eto, masarap. Bibili-bili ka lang. Bibili-bili ka lang. Oh. Yung binibili mo, ikaw naman iinom, anong lugi doon? O, pakisagot. Simula bata kayo hanggang ngayon, nakakailang bili na kayo ng soft drink? Sige po, pakisagot. Ang dami na eh. Sa dami nang nainom mo, kailan ka naging dealer dyan? Plus, kailan ka umaman dyan? Wala. Di palitan mo na lang ng Jinga Juice. O, ito po itsura ng one box. Laki-laki oh. Ang one box, kung bibili nyo po ang one box, ang halaga po niyan, ang one box, ang halaga po, kung bibili nyo, 780 pesos lang po. Ang one box, 780 pesos. Ang maganda, sa box mismo may nakalagay na presyo para pare-parehas tayo ng presyo. Maliwanag ho ba? At least standard halaga. Walang nanloloko po. Maliwanag? O, tingnan nyo mabuti ha. Ang one box, magkano po? Ang one box, magkano? 780 pesos. Ilang boxes ang kailangan para kayo makasali at para kumita? Ilan po kailangan? Tama.
para makasali ka, kailangan mo ng 16 boxes. E 780 isa. Ibig sabihin, para makasali pala, dapat makagamit ka lang ng 16 na 780. Tama po ba? 16 na 780 kailangan mo para maging dealer ka kasi 16 kailangan, 780 isa. Tama? O eto maganda, 16 na 780, i-multiply po ninyo, magkano po? Ang 16 na 780, kung i-multiply po ninyo yan, ang halaga po niyan, at 12,480 pesos. Yan po yung halaga ng 16 boxes na kailangan nyong mabili, automatic kasali na po kayo. Maliwanag ba? Eto masarap. Opo, nagbayad ka ng 12,480 para sa 16 boxes. Ano masarap doon? Yung 12,480 mo, may kapalit naman na 16 boxes, oh. Na ang halaga, 12,480 rin. Bakit? Bumili ka lang, oh. Tama? O tingnan mo, ha? Nagbayad ka ng 12,480. Bibigyan namin kayo ng 16 boxes na ang halaga e 12,480 rin. Tama po ba? O eto maganda. Yung 16 boxes na nakuha mo, inumin mo lahat. O di ba pag ininom mo lahat, yung 12,480 na pera mo, ikaw rin naman lumaklak lahat. Eh di na, sa katawan mo lang din yung pera mo. Anong logi doon? Ininom mo lahat eh. Tama? O kaya naman yung 16 boxes na binili mo, ebenta mo. Pag binenta mo, babalik lang po yung 12,480 nyo. Maliwanag ba? O tandaan nyo to, ha? Tandaan nyo po ito. Yung 16 boxes na yan, iyo na yan. Binili mo yan eh. Ngayon dahil iyo yan, pwede mong ibenta, ipamigay, gamitin, kayo na po mag-decide. Maliwanag ba? At kung ibebenta nyo, standard na presyo po, 780. Bawal po magbenta ng mura dito sa Jinga Juice. Standard tayo lahat, 780. Maliwanag ba? Ang masarap, bumili ka lang naman, ot. Yung pera mong 12,480, may kapalit na 16 boxes na ang halaga, 12,480 rin. Para ka lang pumasok ng Jollibee. O sa Jollibee, ha, pakisagot, ha. Kinuha nila yung pera mo. Kinuha mo naman manok nila. Lugi ka ba? Galit ka ba? Hindi. Bakit? Quits kayo eh. Bakit? Ikaw rin naman yung kakain ng manok ka. Hindi ka nga namimigay eh. Tingnan mo, ganun lang din sa amin. Nagbayad ka ng 12,480, bibigyan ka namin ng 16 boxes na ang halaga 12,480 rin. Edi quits ka lang. Ang masarap, quits ka, dealer ka pa. Kaya lang, alam namin na medyo mabigat po yung 12,480. Alam nyo, no, sa totoo lang, no, ako po ay laki sa mahirap na pamilya na nagbago ang buhay dahil sa ganito negosyo. O eto, good news, dahil ako naman ay laki sa mahirap na pamilya na umasenso sa ganito, good news, naglabas po ako ng mas murang paraan para lahat po kayo ay makasali. Bakit? Hangat namin maraming maging dealer sa Jinga Juice para maraming umaman, para maraming magbago buhay. Kaya naglabas ako ng mas murang paraan para makasali kayo. Ano yung mas mura? Yung mas mura, ang tawag po namin, eh, Jinga Pack. Etong Jinga Pack na to, kung bibili nyo yan, mas mura yan sa 12,480 at kasali ka kagad. Maliwanag ba? Yung Jinga Pack, ang itsura niyan, eto hot. Ang Jinga Pack, isang bag po siya na ang laman e puro boxes po ng Jinga Juice. Maliwanag? Mas mura po ang Jinga Pack. Bakit siya mas mura? Kasi kung Jinga Pack ang bibili nyo, ang halaga po niyan o ang laman niyan, e 16 boxes na rin po kaagad. O tingnan nyo ha. Kung Jinga Pack bibilin mo, ang laman niya, 16 boxes na rin kaagad. Maliwanag ba? Na ang maganda, 16 boxes ang laman niya, pero babayarin nyo lang po ng 8,970 pesos. Linawin ko ha, pag nagbayad ka ng Jinga Pack, ang laman 16. Magkano ang 16 boxes na Jinga Pack? 8,970, tama po ba? Pakisagot. Kapag nagbayad ka ng 8,970, ilang boxes mabibigay sa'yo? 16, pakisagot. Bayaran mo ang 16 boxes. Magkano ang totoong halaga? 12,480. Tingnan mo ha. Okay, tingnan mo ha. Nagbayad ka ng 8,970 para sa 16 boxes. Eh, ang totoong halaga ng 16 boxes, 12,480. Anong lugi mo? Pag bumili ka ng Jinga Pack, lugi ka ba? Tingnan mo ha. Mamimili ka lang. 16 na 8,970 o 16 na 12,480. Eh, parehas lang naman 16. Eh, di na, eto na bilhin mo, mas mura. Yung Jinga Pack na bilhin mo. Tama? Parehas lang naman silang 16, no? O, tingnan mo, ha? Nagbayad ka ng 8,970. Okay? Nagbayad ka ng 8,970. Ang masarap, kukuha ka ng 12,480. Anong lugi mo dun? Alam nyo, ang lugi, cellphone. Pero walang nagagalit. Pakisagot, ha? Pag bumili ka ng cellphone, may libreng SIM card, wala. Wala, lugi yan, pero hindi ka galit. At masakit. Pag bili mo ng SIM card, may libreng load, wala. Wala ulit, lugi na naman yan, pero walang nagagalit. At, mas mahal ang cellphone mo sa 8,970, ha? Pagkasagot, may umaman ba sa cellphone? Wala, puro gastos ngayon. Text at tawag, gastos eh. Pero binibili. Na ang pinakamasakit, ang totoong nang iisa, cellphone, pero walang nagagalit. O para magkaroon ka idea, dati may iPhone 4 ka. Binenta mo nga para mag-upgrade ng iPhone 5 ba? Na ang masakit, wala pang isang taon, may iPhone 5 na naman ha.
na parang may naririnig pa ako, lalabas na yung iPhone 6. O paano yung iPhone 5 muna bagot? O naiisan tayo pero hindi kayo nagagalit. Pakisagot, bakit hindi na lang maglabas ang iPhone ng iPhone 1 million para andun na lahat, sir? Para dila-dilaan mo lang text mo, nakapasa nat. Okay ba yun, ma'am? O parang siya naman nasagot, dila-dila lang din siya para masagot yung text mo. Patingin nga nung dila nyo, ma'am. Ang haba, ma'am. O alam nyo, bakit mabili Jenga pack namin? 8,970 lang eh. Eh, ang totoong halaga ng 16 boxes, 12,480. Nakatipid ka nga, alam mo na tipid mo? Nakatipid ka dyan ng 3,510. Yan ang na-menos mo. Na ang 3,510, ang katumbas niyan, 4.5 na boxes na libre sa'yo. Walang bayad. Kasi ikaw magdi-decide, 16 na 8,970 o 16 na 12,480. Eh, di eto nabilin mo, 8,970 lang, 16 din, no? Na eto pinakamaganda. Ano yon? Etong Jenga pack, babayaran nyo sa opisina. Hindi sa nag-invite sa'yo, lalong-lalo, hindi po sa akin. Maliwanag ba? At eto maganda, pwede nyo siyang bayaran ng cheque, credit card, o cash, o ATM. Maliwanag ba? At ang maganda, one time nyo lang babayaran kasi one time ka lang sasali. Kaya one time ka lang maglalabas ng 8,970. Wala nang ulit. Pakisagot, one time lang ba yung cellphone na hawak mo ngayon? Nakailang palit ka na nga eh. Tama? Ito isang beses lang, oh. Pero hindi ka nga kumita sa cellphone, eh. Ito isang beses ka lang bibili. Ibig sabihin, hindi ka bibili oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Walang ulit. Maliwanag ba? Ang masarap, nasa'yo ang product mo. May nakuha ka. Kahit hindi ka umaman, hindi ka maging dealer, walang problema. Hindi ka kumita, walang problema. Bakit? Yung pera mo, pinalitan namin ng product, sobra pa, oh. Anong naloko dun? Na ang masarap, pag bumili ka ng Jenga pack, bibigyan ka pa namin ng official receipt. Bakit? Di kami racket. Di kami scam, di kami pira-piramiling, di kami fly-by-night na kumpanya. May ORO, check nyo sa SEC. Andiyan po yung mga pangalan namin. Na kami ang may-ari ng Jenga Juice. Na ang masarap, may rehistro. May OR tayo. O ano, naloko dun. Tama? Tsaka bumili ka lang, oh. Alam nyo, sa Jenga Juice, ikaw ang nang-scam. Bakit? Magkano binayad nyo? Sa Jenga Pack, magkano? 8,970. Dapat nga, 8,970 lang din bigay ko. Para patas tayo. Eh, hindi nilakyan pa, oh. Ano lugi? Tama? At ito pa pinakamasarap. Kapag bumili ka ng Jenga pack, di ba, libre dyan ang 4.5 boxes? O ito pa, meron pa akong mga libreng nilagay sa Jenga pack. Ano yon? Kapag magdenegosyo kayo, kakailanganin nyo kasi to. May libre sa loob ng bag. Ano yon? Sa loob ng bag, naglagay pa ako ng libreng 7 application form. Kasi pagsasali ka, magpipill up ka. Nag-invite ka, magpipill up din. Good news, sa loob ng bag, meron ka ng libreng application form. Sa ibang kumpanya kasi, binibili to eh. Gastos na naman yon. O sa amin, meron libre sa loob, ha? At ito pa maganda, ot. At ito pa maganda, sa loob ng bag, naglagay pa ako ng libreng flyer. Ito po, 5 pages. Eh, ang maganda, harap likod, meron, no? So, 10 pages lumalabas. Sa flyer, mababasa nyo po dito yung mission and vision ng kumpanya. Andito rin po yung mga pangalan na may-ari ng kumpanya. Andiyan po yung pangalan ko, Gary Norman. At andyan din po yung paliwanag ng doktor kung gaano kaganda ang wheatgrass at guyabano. At andito po yung itsura ng other product namin. Andyan din po yung itsura ng Jenga pack. Andito rin yung marketing plan kung paano kumikita. Alam nyo, ipabasa nyo lang to sa in-invite nyo. Naiinganyo na sila. Bakit? Kompleto na to eh. Ang masarap, libre ito sa loob ng bag mo. Eh sa iba, binibili to 50 o 70 pesos. Sa amin, libre na oh. O ito pa pinakamaganda. Sa loob ng bag, naglagay pa ako ng libreng DVD. Ito siya oh. Sa loob ng bag, naglagay pa ako ng libreng DVD. Sa DVD, mapapanood nyo po dito yung kabuhayang swak na swak. Linawin ko ha. Sa DVD, mapapanood nyo po dito yung 5 episode ng kabuhayang swak na swak. Yung napanood nyo kanina. Tama? Sa DVD, mapapanood nyo dito sa kabuhayang swak na swak yung mga natulungan sa product, ang daming gumaling. Plus, ang daming umaman. Andito ho yun. Tama? At ang maganda, andito rin yung mga nagkakasya. Ang maganda, andito rin po yung mga nagkakotse. Binidyo namin sa Metro Walk. Ang dami, hile-hilera, iba-ibang kotse. Andito po. At ang maganda, andito rin yung paliwanag ng doktor kung gaano kaganda ang wheatgrass at guyabano. At andito rin po yung nangyari sa buhay namin. Pinakita bahay ko, pinakita kotse ko. Andito po. At eto pinakamaganda. Kung bakit malakas ang Jenga pack, dahil po dito sa DVD. Bakit? Dito kasi sa DVD, andito ho yung iskandal ni Wally Bayola. Okay ba yun, ma'am? Napanood mo ba yun, ma'am? Simple ka pa, ha? O, linawin ko, walang scandal to, ha? Mamaya, bumili ka ng Jenga pack, eto lang hanapin mo, play ka ng play, tas forward ka ng forward. Halata sa inyo, mama. Walang scandal to. Alam nyo ba, itong DVD sa ibang kumpanya, binabayaran to ng 200 pesos. Kami libre, ho. Oh. Isipin mo, may mapapanood siyang kabuhayang swak na swak. Magtataka yung tao, ba't daming gumaling, ang daming umaman. E di, ang bis ma-invite,
Andito na oh. 5 beses po kaming napalabas sa Kabuhayang Suwak na Suwak. 4 na Sunday nung August, 1 Sunday ng November. Bili mo, na-picture kami kay Dimple Romana tsaka kay Babian. Napapanood nyo ba yung Kabuhayang Suwak na Suwak? Siguro napapanood nyo yan, Babian. Kabuhayang Suwak na Suwak. Napanood din kami abroad, TFC. Kaya ang daming nakapanood sa amin sa Europe, sa US. Bili mo, ang daming Pilipino eh. Ang masarap, libre yung sa loob ng bag mo. At tanda mo ha, one time mo lang babayaran ng Jinga Pack. At ito pa pinakamaganda, hindi lang Jinga Juice ang product namin. Napakarami namin product, hindi lang Jinga Juice ha. Alam nyo ba, ang dami namin product. Ano yung mga iba? O ito yung other product namin. Oh. Meron kaming Jinga Green Tea. Alam nyo, napakalakas ng green tea namin. Bakit? Yung green tea namin meron L-carnitine. Kaya napakaganda na ito sa mga nagpapasexit. Sa mga nagda-diet, bakit? Napakalakas mag-burn ng fats ng L-carnitine. Maliwanag ba? At ang maganda, may vitamin C. At ang maganda, stevia ang pampatamis na ginamit namin dito. At eto maganda, pwede kayong bumili ng Jinga Pack. Ang laman, 16 na green tea. Maliwanag ba? At pwede ka rin bumili ng Jinga Pack. Ang laman, hati, 8 Jinga Juice at 8 green tea. Maliwanag po? At eto pa maganda, meron pa kaming other products, si Life. Ito po ay orange flavor. May vitamin C, may calcium, may taurine. Kaysa magtatang-tang ka, ito na lang. Ang maganda, pwede kang bumili ng Jinga Pack, 16 na Sea Life ang laman. O kaya hati, 8 Jinga Juice at 8 Sea Life. Maliwanag ba? At meron pa kaming other product. Ito ho. Meron pa kaming Jinga Milk Tea. Tandaan nyo ha, sikat na sikat sa mall ang milk tea ngayon. Alam nyo ba yung mga nagbebenta ng milk tea? Parang kabute. Ang dami na kaya, iba-iba. Kahit saan ka pumunta, may benta ng milk tea. O kami may milk tea. Ito maganda sa milk tea namin. Ano yon? Yung milk tea namin merong guyabano. Isipin mo nagmi-milk tea ka may guyabano. Tandaan nyo ha, ang guyabano napakaganda sa cancer cells natin. Tama? Ang maganda, pwede kang bumili ng Jinga Pack, 16 na milk tea o kaya hati, 8 Jinga Juice o kaya 8 milk tea. Maliwanag ba? At meron pa kaming other product. Ito, meron kaming Jinga Coffee. Yung coffee namin napakaganda rin. Bakit? Ito kasi 4-in-1 na coffee na may kasamang wheatgrass. I-google nyo ang wheatgrass, ikagugulat nyo kung gaano kaganda wheatgrass. At marami pa kaming other product. Oh. Ito pa yung mga other product namin. Oh. Meron pa kaming facial toner. Okay? O meron pa kaming cleansing milk. At meron pa kaming shower gel. At meron pa kaming body lotion. At meron pa ho kaming, may grape seeds pa kami. Tandaan nyo, napakaganda ng grape seeds. Prove na to, napakatagal na ng grape seeds. At meron pa ho kaming deodorant. Oh. At meron pa ho kaming facial cream. At eto maganda, meron pa kaming Jinga Fresh. Eto po e pabango na mabibili nyo sa Jinga Juice. Mura at napakabango po na ito. Kaysa bumili kayo ng mga branded na pabango, ang mamahal kaya, ang mahal mga Louis Vuitton, Lacoste, mga Chanel, eto na lang, mura na at ang bango pa. At proven na, linawin ko ha, proven namin napakabango ng Jinga Fresh. Bakit? Meron kaming dealer, pumunta ng monumento, nagpabango. Eto good news, hanggang Mall of Asia, amoy siya, ganun to kabango. Ang layo. At eto pa masarap, kahit 2 months, wala kaligo. Isang spray mo lang, ang bango mo na naman. Meron bang ganun, 2 months, wala ligo? Kaya ba yun, sir? Alam nyo not, marami nagtatanong sa amin. Okay, bumili kami ng Jinga Pack. Doon naman pala magbabayad sa opisina. Ang dami namin na libre, 4.5 na boxes. Tapos may resibo pa. Ang tanong nila, eto, paano kami kikita ng ganong kalalaki? Isipin mo naman, 15,000 isang araw, 75,000 isang linggo, 300,000 kada buwan. O eto'y sagot. Siyempre, naging dealer ka, marami kami mga benepisyong ibibigay po sa inyo. At eto pa, benepisyo ha. At ang maganda, hindi nyo gagawin mag-isa ang Jinga Juice. Isa ako sa mga tutulong sa inyo at maraming leader na pwedeng makatulong sa inyo, okay? Alam nyo ba, kapag naging dealer ka, marami kami mga benepisyong ibibigay po sa inyo. Ito yung unang benepisyo. Dahil sumali ka, automatic, bibigyan nun namin kayo ng less 50% at yan ay mangyayari lifetime habang buhay. Dahil kasali kayo, lahat ng bibili nyo sa Jinga Juice, kalahati presyo. Pakisagot, magkano po yung 1 box? Magkano po yung 1 box? Ang 1 box ay 780 pesos dahil kasali ka, less 50% na yan kapag uulit ka bumili. Alam mo ba yung 780 less 50? 390 pesos na lang yan. Oh. O tingnan mo ha, 780 naging mura na. Naging mura na habang buhay pa. Bakit habang buhay? Kasi habang buhay yung discount na binigay namin sa'yo, eto maganda. One time mo lang bibili ng Jinga Pack ha. Wala naman ulit yun eh. Pero discount mo habang buhay, may discount oh. Pag bumili ka habang buhay ka, may discount. Pakisagot, may cellphone ka na wala, bili ka ulit, may discount, wala.
Wala. Pagkabili mo, na-hold up ka naman, bili ka ulit, may discount. Wala. Wala sa amin, habang buhay, may discount. At lahat ng kagaya namin sistema ng negosyo, pakatandaan nyo to ha, Jinga Juice lang ang nagbigay ng less 50%, wala nang iba. Ang dami nyo nasalian ha, lahat sila 25% lang. Kami lang nagbigay ng 50%. Ang laki nyan. Pakisagot lang po, ang mga mall, kailan nagsasale? Ang mga mall, kailan nagsasale? Ang tagal, at pag nag-sale ba sila, 50% lahat? Hindi, 5 to 50 sila. At eto, masakit. Kung meron 50, daming sira, daming damage. Kami lahat bago. At pag nag-sale sila, ang tagal sa amin, araw-araw sale. Bakit? Kasali ka na eh. Maliwanag? Pwede nyo ang pagkakitaan yan eh. Pakisagot, magkano po yung 1 box? Magkano yung 1 box? 780, dahil kasali ka, magkano mo nalang babayaran? 390, eh, dibenta mo ng 780, hindi naman magagalit yung bibili ah. Hindi naman magagalit yung bibili. Bakit? Nababasa niya 780, oh, malay ba niyang binili mo lang ng 390? E di kumita ka kalahati. Tama? O kaya ayaw mo magbenta, walang problema, huwag ka magbenta. Eto gawin mo, humanap ka ng taga-benta. Lahat ng mga kabenta, bigyan mo ng 25% bawat isa. E magkano ba yung discount mo? Ilan discount mo? 50%, nagbigay ka ng 25. Kumita silang 25, may naiwan sa yung 25. Eto masarap. Sila naman ang nagbenta, sila napagod. Hindi ikaw, pero pares kayong kumita. Tama po ba? O kaya ito naman gawin mo. Kung mahal na mahal mo yung biyanan mo, lagi mo nakikita, lagi mo nakakasama, para makatulong ka sa biyanan mo, turuan mo siyang magbenta. Ito maganda. Kada benta ng biyanan mo, bigyan mo siya ng 1%. Ang masarap, yung 49% sa'yo. Ito maganda. Nakatulong ka na sa biyanan mo, nakaganti ka pa. Tingnan mo na. Hirap na hirap ang biyanan mo. Ang layo ng pinag-iikot. Pag uwi, 1% lang komisyon. Pawis na pawis, yan lang komisyon. Ikaw pa computer, 49%. Antibay mo. O tinan mo ha, kami lang ang kumpanyang nagbigay ng less 50%, wala na pong iba. O ang dami yung sinalihan na lahat sila 25%. Kahit sumali ka sa iba-ibang kumpanya, lahat sila 25%. Kami lang nagbigay 50, oh. Laki niyan. Kung ako loko-loko, pwede kong gawin 25% yan eh. Kasi pare-parehas naman sila eh, gayahin ko lang. O tinan mo, 780, less 25%. Alam nyo ba na 580 ang babayaran nyo sa amin? Pakisagot. Mamili ka, 580 ang bayaran, 390 babayaran mo. Ano gusto nyo bayaran? 580 o 390? Oh, mas nakatipid ka. Ikaw nakinabang, hindi kami. Bakit? Kung 580 binayad mo, mas malaki kikitain namin. Kasi 580 pumasok na pera, hindi 390. O naging pabor sa'yo. Kami lang ang gumawa ng less 50%, wala nang iba. O tinan mo ha, kaya ko magbigay ng 50% na discount. E di kaya rin ng ibang kumpanya, pakisagot. Nasaan kaya yung 25 na kulang? Binubulsa ng may-ari yan. Ako, binigay ko lahat sa'yo. Ganyan kami kabait. Tingnan mo naman, no? Dapat 580 kinikita namin sa isang box, naging 390 na lang, no? Tama? E di ang laki ng natipid mo. O ganyan kami kabait. Alam nyo ba kung bakit namin ginawang 50%? Alam namin na walang mamimiling yumaman. At least, hindi ka man yumayaman sa binibili mo, masayang-masaya ka sa discount mo. Tama? Sa iba, di ba? Ang liit ng discount eh. Kaya tamo, hindi umuulit bumili. Tama? Kaya lang, hindi kumikita ng malaki dyan sa discount. Ginawa namin ang discount para makatipid lang yung tao. Dito kumikita ng sobrang laki kung bakit maraming nag-half million aman sa Jinga Juice. Alam nyo ba kung bakit? Nanggagaling po dito sa pangalawang benepisyo. Ang tawag sa pangalawang benepisyo, yung sales commission. Sa sales commission, kikita po kayo ng 1,000 pesos. Paano? Kapag kayo nainganyo sa negosyo namin, kailangan nyo lang po sa amin ng dalawa. Ano ang ibig sabihin ng dalawa? Ganito tumatakbo yung negosyo namin kung bakit maraming yumayaman sa Jinga Juice. Ibig sabihin ng dalawa, sa dami ng kaibigan, kakilala, kamag-anak, kaklase, kaopisina, kababata, kapitbahay, may asawa ka na ma'am? Wala pa ma'am, buenas ka. Bakit? Sa dami ng boyfriend mo ma'am, mag-invite ka dalawa lang. Marami ka bang boyfriend ma'am? Ay wala. I love you. Selos naman si ma'am oh. O dito sa Jinga Juice, mag-invite lang kayo at least dalawang tao. Sabi nila, ba't kami mag-invite ng tao sa Jinga Juice? O baka itanong sa'yo. Eto sagot, ang Jinga Juice wala ho kami sa TV. Nakikita nyo ba ma'am? Wala kami sa TV, wala sa drugstore, wala sa mall, wala sa palengke, wala sa billboard. Sa madaling salita, wala pong alam ang tao sa Jinga Juice. Tingnan nyo mabuti ha. Ngayong araw nyo lang narinig Jinga Juice ha. Tama? Hindi kagaya ng Coke, IC, C2, Gatorade, Petenrite, Royal Minute Maid. Lahat alam nyo yan. Tingnan mo, wala akong binanggit na hindi mo alam. Bakit lagi mong alam? Lagi na sa TV. O bakit mo alam? Eh lagi ka rin na sa TV.
Tama? Alam niyo ang coke. Sito, tama? O ito, wala sa TV, wala sa drugstore, wala sa mall, wala sa billboard, wala sa palengke, wala sa labas, sa madaling salita, walang alam ang tao sa Jinga Juice. Dahil hindi nila alam, normal, yayayain natin sila para malaman nila na meron naman palang juice na maganda sa kalusugan natin. Ito maganda. Kapag ikaw nag-invite, ikaw ang lalabas na endorser, pakisagot. Kapag endorser, sir, may bayad o wala? Kapag endorser, may bayad o wala, pare? Meron. Kaya ang laki ng mga mukha ng artista sa EDSA, hindi nyo napapansin, puro billboard nila. Nakita nyo yung billboard ko sa EDSA, sa Guadalupe? Tama? Bandang ilog? Nakabaliktad? Nakita nyo, ma'am? O tinan nyo sa mga expressway, puro billboard ng artista. Eh lalo sa TV, puro mukha ng artista nakabalandra dyan. Bakit? Tandaan nyo ha, mukha ng artista nakabalandra sa TV. Bakit? Kasi puhunan nila mukha para makabenta yung kumpanya. Tama? O sa Jinga Juice, iba. Ikaw mag-invite, ikaw endorser, ikaw kikita, eh, kasi ikaw babayaran namin. Eh di ikaw na yung artista ang lumalabas. O eto yung Jinga Juice para ikaw naman ang yumaman. Tama? Kasi bakit? Tapatin ko kayo ha. Sa totoo lang, ang Jinga Juice pwede naman namin ipasok sa TV ha. Kaya lang pakisagot. Jinga Juice pinasok namin sa TV. Sino ba kikita? Jinga Juice pinasok sa TV. Sino kikita? Sino po? Tama. TV tsaka artista. Pakisagot. Sino sa mga artista? Sino kikita ang artista sa TV? O yun ang masakit. Laging sila ang kumikita. O paano naman tayong simpleng tao? Alam nyo bakit sila kumikita? Kasi yan ang mundo nila, TV. O kaya naman nauso ang Jinga Juice. Bakit? Kasi hindi naman tayo pan-TV. Bakit? Kasi pambox ka lang. Umaasa pa to. Ang maganda ito, kapag kayo mag-invite, sekreto, wag na wag muna kayo magpapaliwanag. Pakatandaan yan. Linawin ko to ha. Kapag kayo mag-invite ng tao, please lang, wag na wag ka munang magpapaliwanag. Tingnan nyo ha, iba-iba nag-invite sa inyo, kami nagpapaliwanag. Bakit huwag magpaliwanag? Bigyan natin ng sample. Subukan mo lang mag-invite ka at sabi mo sa ini-invite mo, kikita siya ng 300,000 kada buwan. Sigurado, sasaksaking ka ng ini-invite mo. Subukan mo lang mag-invite ka, sabi mo, kikita siya ng 300 a month. Sigurado, sasaksaking ka ng ini-invite mo. Bakit? Hindi maniniwala yan sa inaalok mo. Bakit? Eh, McDo Jollibee Shell Petron Caltex, hirap na hirap ng kumita ng ganyan isang buwan. Tapos ikaw, isa-isang tao, 300 a month, hindi maniniwala yan. Eh di huwag kang magpaliwanag. At talagang hindi maniniwala. Bakit? Mahirap na bansa ang Pilipinas. Third world country tayo. Ang liit ng sweldoan kaya sa Pilipinas. Alam nyo ba sweldoan sa Pilipinas? Ganito lang kaliliit. 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, o kaya 10,000. Alam nyo ba tawag sa ganyang sweldo? Minimum. Tama po ba? O asahan nyo ha. Pag ang sweldo niyan, minimum. Pati utak niyan, minimum. Pati pangarap niyan, minimum. Bakit? Pakisagot ha. Sa 10,000 naman, kailan niya magkakabahay lupa? Malabo. Sa 7,000 naman, kailan niya magkakotse? Malabo. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. At eto pinakamasakit. Oo, 10,000 ka aman. Ano masakit dyan? Eto. Eh, 6 years ka nag-elementary niyan eh. 4 years ka nag-high school niyan. 4 years ka nag-college. Isipin mo naman. 14 years ka nag-aral. Para lang kumita ng 10,000 a month. Eh samantalan sa Jinga Juice, wala naman aral-aral ha. Pero 300,000 naman ang kita, no? O eto ang tanong. Eh bakit pa nauso yung pag-aaral? Eh pwede palang hindi, yun. At nung nag-aaral ka, hirap na hirap ka pa. Bakit? Panay ang kopya mo niyan eh. Nangongopya ka ba, ma'am? At tingnan nyo sa school, ha, bigyan natin sample. Nagbabayad ka sa teacher, nagbabayad ka sa school. Pag nag-exam kayo at nangongopya ka, nahuli ka, ano gagawin sa'yo ng teacher? Tanggal ka. Alam mo sa Jinga Juice, mangopya ka. Eto, masarap. Cum laude ka. Oh. Ano ba mabilis? Mag-aral o mangopya? Ano mabilis ba? Mag-aral o mangopya? O mangopya, alam nyo pala eh. Di, mangopya kayo, ba't kami yumaman? Kasi at the end of the day, ang usapan, kahit gaano ka katalino, ano resulta mo? Eh, yumaman kami dito. Daming yumaman, no? Tama? Na ang masarap, kaya ko. Anong delan di mo kaya? Ako nga, ang natapos ko, wiring ng Bayat Building. Alam nyo, no? Diyan ako nag-aral sa Meralco Foundation. Mga klase ko to, si Vladimir, tsaka yun, si Ronaldo, si Naki. At kasama ko rin sila sa trabaho. Scholar kami dyan. Kami yung pamilya na hindi kayang magpa-aral ng magulang. Bili mo, ha? Sa isang lugar sa Bulacan, isa lang kukunin o dalawa. Sa Laguna, isa lang kukunin o dalawa. Ganyan, kada lugar. Kaya ilan lang kami nag-aral dyan? 200 plus lang kami. Libre kami dyan. Libre allowance, libre damit, libre lahat. Ang aircon pa. Meralco Foundation, katabi. Alam nyo, yan po yung non-profit na school na tumutulong lang makapag-aral yung mga gusto mag-aral pero hindi kaya ng pamilya. Pag below minimum talaga ang sweldo ng magulang, nakakapasa dyan. Dapat ipasa mo lang. Ang dami na nag-aral dyan, nakapasa ako dyan. Bakit? Ang galing kong mangopya. Bili mo mga kaklasiko, mga salutatorian, valedictorian, mga ganun mga kaklasiko eh. Ito matalino to, si Vladimir.
Alam niyo, kung merong plot 1, ito, 0 ang mga grade nito. Lagpas sa 1. Ang tataas nito. Yun, negative 2. Ang... O, tingnan mo ha. Nagtyaga po ako mag-aral. Nagsunog ako ng kilay dyan. Nasunog din kulay ko dyan. Saan ba ako bumagsak? Empleyado pa rin. Eh, ito masakit. Nung ako'y nag-work sa Makati, 7 years akong empleyado, ano masakit doon? Eh, 6,000 lang ako a month. Ano ang pinakamasakit doon? Eh, ito. Nauna pang lumaki yung edad, yung sweldo ayaw lumaki. Tapos ikaw, box-box, 300 a month, tutusukin kong ilong mo. Hindi ka nangyari sa akin eh. Tama? Eh, huwag muna kayo magpapaliwanag. At alam nyo ba, tapatin ko kayo ha, ang daming doktor dito pumupuntang abroad, magkano lang sweldo? 80,000 naman, pakisagot. Doktor pa ba sa abroad? Doktor pa? Hindi! Yung iba dyan, nurse, iba caregiver, hindi yun masama, pero doktor siya. Tama po ba? Yan lang sweldo, 80 a month to, layo pat. Alam nyo ba, piloto ng PAL, 150,000 lang a month sweldo. Isang semplang, patay sila lahat. O tingnan nyo, anong nangyari kay Secretary Robledo? Dalawang piloto doon, patay ha. Pati si Robledo, patay. O tingnan nyo na, anong nangyari sa Malaysian Airline? Oh, 239 ang pasahero nun. Tama, tingnan nyo naman ha. Buhay ang nakataya, yan lang sweldo. At alam nyo ba, mga engineer sa Libya, 50,000 naman sweldo. Gera dun. Di ba, gera sa Libya? Buhay nga nakataya sa 50,000 naman. At eto, masakit. Maraming nagpapakamatay. Sa $200, wala pang 10,000 pesos yan. Yan ang sweldo ng mga Pilipinas sa Lebanon. O anong meron sa Lebanon? Gera, tumatuloy ng second floor, ng third floor, makataas ang sa amo, makauwing Pilipinas. Ang uunlad na bansa, ang late magpasweldo. Ikaw, Pilipinas, mahirap na bansa, 300 naman, na hindi ka ba nagtataka nung nagkayulanda lang, hingi na tayo ng tulong sa buong mundo? Eh, kung tayo mayaman, ba tayo hingi ng tulong? Tama? Isipin mo, ang laki ng inaalok mo, 300,000 kada buwan sa isang tao, magugulat yan. Eh, di huwag ka magpaliwanag, kasi hindi naman maniniwala. Ang laki ng inaalok mo eh. Tama? Pangalawa, pag mag-invite kayo, huwag talaga muna kayong magpapaliwanag. Bakit? Kasi hindi nyo pa kayang ipaliwanag. Ang tao matanong, mamaya hindi mo yung masagot, sisikuhin ka niyan. Ikaw talaga pare, oh. Nagkaedad ka na, papaloka pa dyan, jinga-jinga juice na yan. Yayaman-yaman, eh, tinan mo nga itsura mo, ang dungis-dungis mo. Yayaman ba tayo, mare? Tinan mo nga, ini-invite mo ako, may sipon-sipon ka pa. Pagpunas nga, hindi mo magawa. Pagyaman pa. Tama. Pangatlo, pag mag-invite, huwag talaga muna magpapaliwanag. Bakit? Wala pa tayong resulta. Wala pa kayong resulta. Ano resulta? Wala ka pang cheque galing sa Jinga Juice. Wala ka pang coaching na bilig galing sa Jinga Juice. O anumang pagbabago na nanggaling sa Jinga Juice. Bakit ko nasabi yan? 10 taon na ako mahigit nagaganito. Hanggang ngayon, ang Pilipino to sis to believe pa rin. Sasali sa'yo, pag nagka-cheque ka, nagka-coche ka, umaman ka. Pag wala ka resulta, susupplyin ka. Sige, pare, mauna ka. Pag umaman ka, balikan mo na lang kami. Ang daming ganyang Pilipino. O umaman ka, balikan mo. Ano sabihin sa'yo? Eh, kaya kayo umaman, pare, kasi drug pusher kayo. Tama, sama mo pa rin. Nung hindi kayo mayaman, ayaw maniwala. Nung umaman, naninira. Kaya, tinawag po tayong crab mentality. Eh di huwag ka magpaliwanag. Maliwanag ba, ma'am? Kahit sunugin bahay nyo, ma'am, huwag na huwag ka munang magpapaliwanag. Okay ba yun, ma'am? Parang ang hirap ng kondisyon, ma'am. O ito sabi nila, paano kami kikita ng 1,000 pesos sa sales commission? E di mag-invite ka lang ng dalawa, dadali mo lang dito. Kami naman magdadaldal, di naman ikaw eh. O paano tumatakbo yung negosyo namin? Ganito lang po kasimple. Sample, kayo po yan. O dahil kailangan nyo ng dalawa, ibig sabihin, isang kaliwa at isang kanan lang po yan. Paano yan? Sample, ito si A. Kaibigan nyo si A, niyaya nyo. Kinausap namin, kami kakausap, wag ikaw kasi bago ka. Nung kinausap namin, nainganyo, sumali. Alam mo ba pag siya sumali, automatic, may 1,000 pesos ka na kaagad. Yan po yung tinatawag namin na sales commission. Linawin ko. Ikaw to, niyaya mo si A, sumali. Pag siya sumali, 1,000 ka na. Ano ibig sabihin ng sumali? Para makasali yan, bibili lang po yan ng Jingapak kagaya ng binili mo. Bakit Jingapak bibili niya? Kasi mas mura ang Jingapak. At eto, masarap. Bibili yung kaibigan mo sa opisina, hindi naman sa'yo ha. O hindi ka nagbenta. Tama? Pero good news, kapag siya bumili, may sweldo ka 1,000 pesos. Ang maganda, bibili at bibili ang kaibigan mo. Bakit siya bibili? Kasi ang isang bag, ang halaga, 12,480, ang totoong halaga. Eh, babayaran lang niya ng 8,970. Una niyang iisipin, nakatipid siya. Pangalawa, lahat ng produkto na kuha niya, sobra pa. Pangatlo, kasali na siya, yayaman na rin siya. Pang-apat, 1,000 ka. Pang-lima, kami nagdaldal. Hindi naman ikaw, ah. Tama? At, pag siya bumili, 1,000 pesos ka.
Sabi nila, eh, ba't kami kumita? Bumili lang naman kaibigan namin. Ito yung pinakasagot. Hindi niya malalaman na may Jenga juice kung hindi mo kasi niyaya. Nung nalaman niya, bumili siya isang bag. E di nagbayad sa opisina. Kumita yung kumpanya. Tama, may bumili. O kumita yung kumpanya dahil sa'yo. Kaya ikaw ang babayaran namin ng komisyon. Yan po yung sales commission na 1,000. Kapag siya bumili, nakabenta ka. Kaya may 1,000 kang komisyon. Para maintindihan po ninyo, meron akong lupa, pinabenta ko sa'yo, ma'am. Nabenta mo, ano bibigay ko sa'yo? Komisyon. Dito, yung isang bag na binili niya para makasali siya, yung kasi ibenta mo. Dahil may benta ka, automatic may 1,000 kang komisyon. Eto, maganda. Bumili siya sa office, di naman sa'yo. Ah. O hindi.